bilang na kung saan ay pwede kang tumihik. Yung kung ikaw ay susunod o ikaw ay kasi hindi ka pwedeng utusan ng Diyos na hindi hinihingi ang iyong pagtugon. Bakit? Kapag hindi mo kailangan yung pagtugon, hindi ka natakot. Robot ka na. Robot ka na. Kaya napakalaga sa atin yung tinatawag natin free will. Free will. Ang kalayaan ng pumili. Kalayaan ng pumili. Inilalatag na sa atin ang lahat. Pero tayo pa rin ay kinakailangan at tumukol sa pagdaya ng Diyos. Kahit na alam ng Diyos na ito'y kabubuti natin, hinihingi niya pa rin ng ating respect. Bakit? Kasi tayo ay tao. Hindi tayo robot. Hindi tayo hayop. Yung hayop, walang pumili din eh. No? Kasi ang nangyatatay ko ay
Katoliko. Pero hindi mo sana, ako'y Katoliko, so pagkat ako'y naiiwala, no? Na ito, na may isang Diyos na may tatlong persona, no? Hindi namin ma-explain na ako Katoliko kasi yung nabasabi namin na kasi nais ko din ako sa kanya yung nakita ko ito sa pamamahal na ipinakita ng aming Panginoon sa Kristo. So ang palagi namin sa isip ay pasimila sa kanilas. Magamat ng bahagi ng pagkinos na makulita po natin sa pagdago ng aming pananampalataya, sa mga apostoles kasi, nakita natin na yung mga apostoles ay nagpahayag muna ng pananampalataya. Sila ay nagkaroon ng preaching, tapos ay tumugon ang tao. Tsaka yung pananalig ng Diyos. Sa akin kasi, mayroon lang ibang dahilan kung bakit tayo binibigat kasi kahit na bata. Pero, yun ang bahagi ko lang kung siya ngayon matigaw natin, no? Na pwede naman yun eh. Yung, kung tawagin ang dalawang klase ng catechesis, yung pre-sacramental catechesis at saka yung pedagogical catechesis. Yun yung pedagogical catechesis. Yung natanggaw nito muna yung sakramento, tsaka ka papaliwanagan. Yung pwede rin doon. Pero, ninalangis ng simbahan, na ngayon ka panahonan na ito, ay may turo no? Sa mga tao at ito po ang iyong pananampalataya. Bakit ka nagpapaminyaw? Ano yung ibibigay sa iyo ng binyag? Anong inaalis sa iyo ng binyag? Kaya meron tayo ngayong pre-baptismal seminar. Kasi bakit? Kasi diba, kaya nagpapaminyaw, hindi nila alam kung bakit sila nagpapaminyaw. Kasi alam namin, kami binigyan, pagpunan namin, no? Kasi parang, gusto namin may ito sa pagpunan, bakit namin gusto ko yung pinoon ko? So, pinakailangan natin ang pagpapalari. Pinakailangan kaya, faith and understanding. Faith, seeking understanding. At kapag sinabi natin understanding, ay kahit pa paano, masabi namin na naiintindihan ko yung aming pangalaman. Hindi lang sa pagpapalari, ako ay naagos ng tubig. Kasi bakit? Kasi kaya ko dumarami ng ibang sekta kasi nga ay we take it for granted yung ating pananampalataya. Hindi tayo nag-aaral ng ating pananampalataya. Kapag mayroong ibang sekta na pumatok sa ating pintuan at napaliwanagan tayo, no? Magbabasa ng kahit na anong tungkol sa batang na kasulatan at makita nyo na, ang galing, pati versikulo, pati chapter, alam mo, no? Ay, alam mo, alam mo sa kalimutan ng sinasabi ko, nasa bumas sa panikon ko sa introduction sa Bible. Sa Bible. Alam mo na sinasabi ko, alam mo, kapag alam mo ng mga ibang sekta, kung kayo marunong ng Biblia o hindi. Pamagitan lamang ng pagbukas ng Biblia. Ano yung kanila na yung mga sinasabi niya yung kapag kung minakausap kayo ibang sekta na may dinadalang Biblia, minakausap na ba kayo? Marami, no? Kapag ibinigay siya yung Biblia, anong posisyon ng Biblia? Nakabukas na. Yan. Bakit nakabukas na? Hindi lang yung titignan ka kung ikaw ay maluwa. Kasi yan, may series yun. Halimbawa, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So, sa lupang tipan ko lang yun, ha? So, kung inilagay halimbawa yun sa lima yun, nasa Leviticus ka, at pinapahanap sa iyo Numbers, at umaliwa ka, alam nila, walang alam ito. Walang alam ko sa Biblia. Walang alam ko sa Biblia. Kaya naman ano, kahit na yan kayo, kung anong sabihin sa inyo. Kasi bakit? Wala kayong alam sa Biblia. Alam nila. Kaya, pag bumas ka, kung hindi ko alam, kung sa Biblia, kung hindi ko alam kung saan doon, sige na,
buksan mo na. Yung buksan mo. Para hindi nila makalala. Kasi kapag alam nila na wala ka agad, alam nila eh. Alam nila kung saan sila papasok. Pero kapag hindi nila pinahalata, kung alam mo, medyo mahirapan sila. Kaya, yun din ang tingnan ninyo, no? Pero sabi mo ha, hindi mo sa posisyon na alam mo yung versículo, alam mo yung chapter, alam mo yung libro, no? Bahagi ng isang pagkita sa mga kailangan natin ng unawaan na, no? Talagang dapat ng unawaan natin yung ating isang hamon para magbibigyan natin yung ating kasi bakit? Kalimitan, kapag nagpunta sila sa mga katoliko na kanilang nakuha, ay ano, they could not explain. O bakit yung sumasang-pasang-pasang? Yung mga katoliko, ay ba't kaming sumasang-pasang-pasang? Okay. No? So, we need them to understand. Kaya ito, okay, simply understand. 158, sabi-sabay po. So next, I faith and science. Okay. So kung meron siyong wala dyan, magtayin mo kayo dyan. Ito yung science 159. Wala, meron. Faith and science. So alam mo natin faith and science. Ito ang kalimitan ng pinag-aawayan. Faith and science. Akala mo iba ay ang faith and science magkalaban. Hindi ko.
Kasi kung nausin mo ilang ng mga scientist yan, mga pari, may bahagi yun ako sa yung mga pananang pala tayo ng mga kilos natin, siya mo nagkaroon ng mga unang pag-aaral. No? Sino ba nga ang unang nagkaroon ng universities? Tayo, no? Mga Katoliko. The oldest university is the University in Spain. Kaya, pag sinasabi tayo, hindi tayo, laban tayo sa isip ko, meron naman mga tao na kung saan naglalaban yung faith and science. Ang pinakamito ay saan mo tayo balik? Sa Diyos o sa Umbol? So, kaya makita ko natin na kinakailangan din natin na malaman yung kabugan ng sciences para maintindihan din natin yung ating pagkakaratan para makita yung tulad. Kahit sabihin natin na galing tayo sa Umbol, saan ang galing Umbol? Sa Bulate. Saan ang galing Bulate? Cyborg sa kumisod, ano? Saan ang galing yung cyborg? Ay, sa tubig. Saan ang galing ang tubig? Sa Diyos. Saan din ang galing ng tao? Sa Diyos. So, tama pa rin yung sakral ng Genesis. Dilita ng Diyos ang tao. Yung science, maaaring yung science, pwede sabihin na, ito yung mga pinagdaanan ng tao. Kung mayroon man, yung tinatawag natin evolution. Kung bakit tinatawag ng tao. Sinasabi ng iba, galing tayo sa so, pero isang bahagi ng isang pagkakataon natin, ang isang pamilay na kung saan ay maintindihan natin. Pero yung sciences ay higit ng katutunan sa atin sa tunay na pagkaunawa ng sila. Hayaan po ng sciences. True faith is above reason. So, pag sinabi natin above reason, there can be never be any realistic possibility of faith and reason. So, ibig sabihin,